don't care how much you know until they know how much you care. A tele-reminder from Teleradyo Marcelo, ang tele-aralan ng bawat Malolenyo. Pagtataksil, panlilinlang, paghihiganti, pagdurusa, pag-ibig, pagbabalik ng Ginoong inakalay patay na. Ginoong Ibarra, walang lihim na hindi nabubunyag. Your service. Kaya naman, ang feedback mo, suggestions nyo ay mahalaga sa amin to improve our programs on air and online. Para alam ni teacher yung strengths as well as the things in your mind na mas makatutulong sa mas effective na pagkatuto sa Teleradyo. Please take time to send your feedbacks via Teleradyo Mu, which you can access by scanning the QR code on the right or typing the URL provided here. bit.ly/3ORVAY9. One more, this time you follow. bit.ly/3ORVAY9. Kaya send your hashtag TBH o hashtag RT dito sa Teleradyo Mu, kung saan ang feedback mo, suggestions nyo, ay mahalaga sa Teleradyo. Makinig, manood na sa Teleradyo. Makinig, manood na sa Teleradyo. Teleradyo, Teleradyo Marcelo. Sa gitna ng mapanubok na panahon, magkahatid sa kakibat ay diskusyon. Sama-sama tayo, kahit magkalayo, sa programang ito, tiyak ang pagkatuto. Magandang asal, mabuting tao. Magandang buhay sa inyong lahat, mga Del Pilarians, mula sa ikapitong baitang. Kamusta kayo, mga Del Pilarian? Maligayang pakikinig sa Teleradyo Marcelo, ang telearalan ng bawat Malolenyo. Please don't forget to like and subscribe to our Facebook page and YouTube channel para lagi kayong updated sa mga video lesson na pwede mong balik-balikan para sa iyong lubusang pagkatuto sa mga aralin ng iba't ibang asignatura. Gayon din ang aking pagbati sa ating mahal at masipag na punong guro na si Dr. Maria Victoria C. Bibo, Principal 4, sa aming puno ng kagawaran na si Ma'am Marina D. C. Carion, sa mga kasamaan kong guro sa ESP, at sa bumubuo ng Grade 7 ESP team na sina Ma'am Janice C. Robles, Ma'am Mary Ann Z. Parungaw, Ma'am Remedios Gloria, and yours truly, magandang umaga po sa inyong lahat. Handa na ba kayo sa ating bagong aralin, Grade 7? Halina't ituon na ang inyong mga sarili sa pakikinig at panonood sa ating Teleradyo Marcelo. Dahil ngayong araw, ay bibigyan ko kayo ng isa na namang
makabuluhang talakayan mula sa edukasyon sa pagpapakatao 7. Tara at simulan na natin ang pag-unawa sa mga konsepto tungkol sa mga pagpapahalaga at bertud ay nagsisilbing gabay sa mapanagutang pagpapasya at pagkilos. Dahil dito, sa ikatlong markahan, ay pinag-aralan mo ang kaugnayan ng mga pagpapahalaga at bertud. Siniyasat mo at tinuklas ang mga panloob at panlabas na salik na nakakaimpluwensya sa paghubog ng pagpapahalaga. Sa module na ito ay inaasahan na gagamitin mo ang lahat ng mga pangunawa at ito upang maipamalas ang mga layuning pampagkatuto at sa huli inaasahang masasagot ninyo ang mahalagang tanong na bakit mahalaga ang mga hakbang sa pagpapasya tungo sa pagkamit sa mga mithiin sa buhay. Sa module na ito ay inaasahan ding maipamamalas mo ang mga sumusunod na kaalaman, kakayahan, pag-unawa at paglalapat. Narito ang ating mga layunin para sa unang linggo ng ating aralin sa unang module ng ika-apat na markahan na may paksang ang mabuting pagpapasya. Una, naipaliliwanag ang kahalagahan ng makabuluhang pagpapasya sa uri ng buhay, ESP 7PB-4C-14.1. Ikalawa, nasusuri ang ginawang personal na pahayag na misyon sa buhay kung ito ay may pagsasaalang-alang sa tama at matuwid na pagpapasya, ESP 7PB-4C-14.2. Bago tayo tuluyang dumako sa pagsisimula ng ating aralin, ay magbalik-aral muna tayo sa nakaraang talakayan, ang mga salik na nakakaimpluwensya sa paghubog ng pagpapahalaga. Sa ating nagdaang aralin ay tinalakay natin ang mga panloob at panlabas na salik na nakakaimpluwensya sa paghubog ng mga pagpapahalaga. Para sa ating balik-aral, tukuyin lamang ang mga sumusunod kung ito ay nagpapahayag ng panloob o panlabas na salik na nakakaimpluwensya sa paghubog ng pagpapahalaga. Bibigyan ko kayo ng 5 segundo upang ibigay ang inyong mga sagot pagkatapos ninyong mapakinggan ang pahayag sa bawat bilang. I-comment lamang ang inyong mga sagot sa ating comment section below. Para sa unang bilang, ang pamilya Santos ay mapagkawang gawa. Ang pamilya Santos ay mapagkawang gawa. Your timer starts now. 5, 4, 3, 2, 1. Okay, ang tamang sagot ay panlabas. Pat ito ay panlabas na salik dahil ang pamilya ang siyang tinutukoy na panlabas na nakakaimpluwensya sa paghubog ng ating pagpapahalaga. Okay, napakaraming may tamang sagot. Next, number 2. Si Joven ay responsableng bata at may disiplina sa sarili. Si Joven ay responsableng bata at may disiplina sa sarili. Timer starts now. 5, 4, 3, 2, 1. Okay, ang tamang sagot ay panloob. Okay, panloob na salik dahil ang disiplinang pangsarili ay kabilang sa impluwensya na nagmumula sa ating sarili. Kaya ito ay panloob na salik. Okay, next, number 3. Tuwing linggo ay nagsisiba at naglilingkod si Jessa sa kanilang parokya. Again, tuwing linggo ay nagsisimba at naglilingkod si Jessa sa kanilang parokya. Timer starts now. 5, 4, 3, 2, 1. Okay, ang tamang sagot ay panlabas. Dahil ang turo ng ating relihiyon ay mga salik na panlabas na nakakaimpluwensya rin
sa ating mga pagpapahalaga. Okay, very good. Next, number 4. Laging sinusunod ni Juan ang bulong ng kanyang tamang konsensya. Again, laging sinusunod ni Juan ang bulong ng kanyang tamang konsensya. Timer starts now. 5, 4, 3, 2, 1. Okay, ang tamang sagot ay panloob. Dahil ang konsensya ay isa sa mga panloob na salik. At number 5, responsable ang paggamit ni Hilda sa social media at iba pang may kinalaman sa internet. Responsable ang paggamit ni Hilda sa social media at iba pang may kinalaman sa internet. Timer starts now. 5, 4, 3, 2, 1. Okay, ang tamang sagot ay panlabas. Dahil ang panlabas na salik, dahil ang ito ay media, ang isa sa malaking impluwensya ngayon sa kabataan na isa sa mga panlabas na salik na nakaka-impluwensya sa paghubog ng inyong mga pagpapahalaga. Okay, so ang gagaling naman ng mga grade 7. So tunay niyang nauunawaan ninyo ang mga panloob at panlabas na salik na nakaka-impluwensya sa paghubog ng pagpapahalaga. Bago tayo tumungo sa pagsisimula ng ating bagong aralin sa module na ito, ay atin munang pakinggan ang isang maikling anekdota tungkol kay Mark. Okay, narito ang anekdota ni Mark. Pakinggan natin ang istorya. Responsableng bata si Mark. Kaya niyang pamahalaan ang mga pangangailangan ng ama at ng kapatid. Sabi ng nanay niya sa tiyahin niya, noon siguro yon, mapilit kasi ang barkada ko, tatay. Pwede ba akong maganda sa birthday ko? At saka, pwede ba akong bumili ng beer? Konti lang naman, konting kasayahan lang. Ayaw sana ni tatay, kaya lang, sabi ni nanay, hayaan na. Minsan lang naman. Tutal, malapit nang mag-17 si Mark. Ang hindi alam ng nanay niya, madalas ang inuman ng barkada. Nakakahiya kasi. Alam naman nilang may pera si Mark, wala raw siyang pakikisama. Yan ang lagi nilang sinasabi kapag tumatanggi si Mark. Natatakot si Mark na mawala ang barkada. Dati-rati kasi iniiwasan siya ng mga ito. Ngayon sikat na rin siya mula nang tanggapin siya ng barkadaan. Maraming mga kaklasing babae nila ay umahanga kay Mark. Masarap pala ang pakiramdam nang napapansin ka. Hinahangaan. Masarap ang maraming kaibigan. Masaya ang kilala ka ng halos lahat ng mga mag-aaral sa paaralan. Masyado kasing napadalas ang gimmick ng barkada. Ayon, bagsak tuloy si Mark sa 3 subject. Hindi siya gagraduate. Okay lang yan, pare. Kami rin naman hindi magmamarcha eh. Wika ni Bok, ang leader ng kanilang grupo. Ayaw mo nun? Matagal pa tayong magkakasama? Tuloy ang ligaya. Dapat nga bang ikasiya iyon? Wari kinukurot ang kanyang puso tuwing maaalala ang tinig ng ina. Minamasdan niya ang sarili sa salamin. Siya nga ba talaga ang refleksyon sa salamin? Hindi pa huli ang lahat. Wika niya sa sarili. Okay, nagustuhan niyo ba ang anekdota ni Mark? Base sa inyong napakinggan na anekdota ni Mark, ay asagutin natin ang mga sumusunod na pagganyak na tanong. Una, ano-anong mga pagpapasya ang ginawa ni Mark para sa kanyang sarili? At ikalawa, mabuti ba ang kinahinatnan ng kanyang mga naging pagpapasya? Okay, ang inyong mga kasagutan, i-comment lamang sa ating comment section below.
para malaman natin at kayo'y makibahagi sa ating talakayan. Okay, again, ano-ano ang mga pagpapasyang ginawa ni Mark para sa kanyang sarili? Ayan, marami nang nagsasagot at naintindihan nila ang istorya ni Mark. Okay, so tama kayo. Ang sa una, ang mga pagpapasyang ginawa ni Mark sa kanyang sarili, binago niya ang kanyang sarili mula sa pagiging responsableng bata ay siya ay naging ano, binago niya at siya ay nagkaroon ng impluensya, ang malaking epekto ng impluensya ng barkada sa kanya. Siya ay nagdesisyon na isagawa ang mga bisyo tulad ng pag-inom ng alak, pag-cutting classes, at pagsasagawa ng mga bagay-bagay na nakasira sa kanyang pag-aaral. Okay, so mabuti ba ang kinahinatnan ng kanyang mga naging pagpapasya sa buhay? Okay, ayan, ang daming sagot. So, mabuti nga ba? Siyempre, hindi naging mabuti ito para sa kanya at para sa kanyang mga pamilya. So, nasira ang kanyang pag-aaral, bumagsak ang kanyang mga grades, at hindi siya gagraduate. So, gayon din, ang hirap ng kanyang magulang o ang kanyang ina na nasa ibang bansa ay kanyang sinayang. Kaya nga nagpunta sa ibang bansa ang kanyang mga ang kanyang ina ay para matustusan ang kanyang pag-aaral. Okay, sa huling sinabi ni Mark sa kanyang winika, hindi pa huli ang lahat. Ano kaya ang ibig sabihin ni Mark sa pahayag na yon na hindi pa huli ang lahat? Ano kaya ang maaaring gawin ni Mark? Ayan, tama. Okay, so maaaring piliin ni Mark na magbago muli at talikdan ang mga masasamang kanyang nagawa o yung mga bisyo at layuan din ang kanyang mga barkada na nagpusa kanya para siya ay magkaroon ng ganoong mga bisyo at pag-uugali. So, sa puntong iyon, babaguhin ni Mark ang kanyang sarili. So, kung ikaw si Mark, ano naman ang maaaring naging pasya mo sa iyong sarili? Yan, i-leave lamang ang iyong mga comment o mga sagot sa ating comment section. So, ito ay para makita natin na kung ikaw si Mark, ano ang maaaring naging pasya mo sa iyong buhay? Okay, so napakarami yan. Yan, very good, grade 7. So, maraming pagpapasya ang naisasagawa upang makaabot tayo sa yugtong ito ng ating buhay. So, bawat salitang binibigkas ng ating labi at maging ang mga kilos na ating isinasagawa ay bunga ng proseso ng pagpapasyang nagaganap sa ating isipan. Mula sa maliliit na pagpapasya, tulad ng pagpiling uminom ng tubig, anuman ang masustansyang pagkain na dapat kainin, hanggang sa pinakamalalaking pagpapasyang nakakaapekto sa ating personalidad at pagkatao, tulad ng pagpiling patuloy na magsumikap sa kabila ng hirap ng buhay. Tayo ay malayang nakapipili dahil biniyayaan tayo ng Diyos ng isip at kilos loob. Gayunpaman, kailangan pa rin natin ng kasanayan upang makagawa ng mga wastong pagpapasya, lalo na sa mga sitwasyong moral. Para sa inyo, ano nga ba ang mabuting pagpapasya? Okay, so muli, ano nga ba ang mabuting pagpapasya? I-comment lamang ang inyong sagot sa ating comment section upang makibahagi sa ating talakayan. Okay, ayan. Sila yung nagtatype na ng kanilang mga kasagutan. Ayan, may lumabas ng mga kasagutan. Tama. Ang mabuting pagpapasya ay isang proseso kung saan malinaw na nakikilala o nakikita ng isang tao ang pagkakaiba ng mga bagay-bagay. Mahalaga ang prosesong ito sa ating pagpili. So, ang mahalagang proseso nito sa ating pagpili, sinasabing ang pagpili ay nangangailangan ng pagkakaroon ng pagtatangi o diskriminasyon. Ang pagpili ng pag-aaral ng modules ay
At pagsagot dito ay pagpili sa nais mo. Ano yung nais mo? Dahil nais mo makatapos at makakuha ng maayos na marka kaysa sa pagpili sa bumagsak sa iyong mga aralin. Okay, so merong mga tinatawag na pinakamahalagang sangkap ang mabuting pagpapasya. Okay, ang una at pinakamahalagang sangkap sa anumang proseso ng pagpapasya ay ang panahon. Kadalasan, ito ang una nating hinihingi upang makagawa ng pagpapasya sa anumang bagay na inaasahan sa atin. Karaniwan niyang sinasabi sa mga linyang, bigyan mo pa ako ng panahong makapag-isip. So, sinasabi natin ito para makapag-decide tayo ng mas maayos, mas pinag-isipan, para kung sa ganun, alam mo ang kalalabasan ng iyong ginawang pagpapasya. Okay? So, meron tayong mga instrumento o gamit sa mabuting pagpapasya. Ito ang isip at damdamin. Okay, pag sinabi natin una, ginagamit natin ang ating isip. Pinagninilayan natin ang sitwasyon. Nahahanap tayo ng mga impormasyon na at tinitibang natin ang mga kabutihan at kakulangan sa ating mga pamimilian. At yan ang ginagawa ng ating isip. Hinihinuha natin ang mga maaaring taantungan o maging epekto ng mga ito. Matapos magsuri, higit nating nakikita nang walang kinikilingan ang tamang tunguin. Ibig sabihin ng walang kinikilingan, ang solusyon na tinitingnan na higit na makabubuti ay maaari ring piliin ng karamihan sa mga tao. Ngunit, hindi lamang ang isip ang umiiral sa ginagawa nating pagpili. Narito ang ating damdamin. Kinukonsulta natin ang ating damdamin upang tiyaking kagustuhan nga natin ang ginagawang pagpili. Kung kaya't sinasala ng ating damdamin ang mga anumang natuklasan ng ating isip upang pagbatayan ng pagpili upang gawing ating pagpapasya. Okay, so ang pagpapahalaga ang sinasabing pundasyon o haligi ng proseso ng mabuting pagpapasya. Kung hinihingi ng pagkakataon na tayo ay mamili, madalas na tinitimbang natin ang mga pamimilian batay sa kung ano ang mas maalaga sa atin. Maaaring pinipili natin ang pagkain ng gulay dahil sa halaga na ito sa ating kalusugan, ayon sa ating dikta ng isip, sa kung ano ang tama at ng damdamin ayon sa ating ginugusto. Ang proseso ng mabuting pagpapasya ay sa maikling salita ay batay sa ating mga pagpapahalaga. Ginagamit natin ang ating isip, ang ating damdamin upang tiyakin na sa loob ng sapat na panahon ang ating naging pasya. Okay. May mga hakbang sa paggawa ng wastong pagpapasya. Maaari mong himayin ang proseso ng mabuting pagpapasya sa pagsunod sa mga hakbang na ito. Una, pagkalap ng kaalaman. Ang pagiging tama o mali ng isang pagpapasya ay nakasalalay sa mga katotohanan. Sa iyong kasalukuyang edad, maaaring hindi pa sapat ang iyong kaalaman ukol sa mga katotohanan ito. Kung kaya, mahalaga na ikaw ay sumangguni at humingi ng opinyon sa mga taong nakakaalam o nakaaalam at mayroong sapat na karanasan tungkol sa mga bagay na iyong pinagninilayan. Halimbawa, makatutulong ng malaki kung isasangguni mo sa iyong guro ang iyong agam-agam. Higit na marami na siyang mga kaalaman at karanasan na maaaring kanyang gamiting batayan sa pagbibigay ng payo. Ngunit mahalaga ring tandaan na magkakaroon lamang ng kabuluhan ang lahat ng ito kung bukas ang iyong isip sa pagtanggap ng mga mungkahi at payo mula sa ibang tao. Okay, remember, unang hakbang sa paggawa ng mabuting pagpapasya ay magkalap ng kaalaman. Okay. Number two, magnilay sa mismong aksyon. Mahalaga ang pagninilay sa mismong aksyon.
maaari mong gamitin ng mga sumusunod na gabay. So, paano ba ang magnilay or mag-isip ng malalim sa gagawin mong aksyon? Una, kailangan mong suriin ang uri ng aksyon. Tanungin mo ang iyong sarili, anong nga ba ang aking binabala na gawin? Ito ba ay naaayon sa pamantayan ng likas na batas moral o yung merong tinatawag na according to sa tama at mali batayan? O ito ba ay tama? Ito ba ay mali? Okay. Ikalawa, mahalagang tanungin mo ang iyong sarili kung ano ba talaga ang iyong personal na angarin sa iyong isasagawang aksyon. Kaya mahalagang pagnilayan mong mabuti ang iyong isasagawang kilos dahil tiyak na makakaapekto ang iyong mga hangarin sa pagiging moral ng iyong kilos. At ikatlo, mahalagang tignan ang mga pangyayaring may kaugnayan sa aksyon na iyong isasagawa. May epekto sa iyong kapwa ang iyong mga pagkilos. Ibig sabihin, ito ang dahilan kung bakit mahalaga na suriin muna kung ano ang magiging kahihinatnan ng iyong kilos bago ito isagawa. Sa makatuwid, kailangan isaalang-alang ang lahat ng mga bagay na may kaugnayan sa aksyon upang hindi magkamali sa isasagawang pasya at kilos. Pagkatapos magkakalap o makakalap ng kaalaman at magpagnilayan ang isasagawang pagpili, ay mayroon ka namang kahandaan upang piliin ang sa iyong palagay ay tama at nararapat. Okay, sa pangatlong hakbang, hingi ng gabay ng Diyos sa isasagawang pagpapasya. Ang panalangin ang pinakamabisang paraan na maaaring gawin upang maging malinaw kung ano talaga ang plano ng Diyos para sa atin. Dahil sa panalangin, mabibigyan linaw sa iyo kung ano talaga ang gusto ng Diyos na iyong gawin. Mahalagang gawin ito upang magkaroon ng lakas na maisa sa katuparan ang anumang dapat gawin ayon sa paghuhusga ng sariling konsensya. Ngunit paano kung matapos ang pagkalap ng mga kaalaman, pagninilay at pagdarasal, ay nananatili pa rin ang iyong pag-aalinlangan sa iyong pagpili? Ano ang iyong dapat gawin? Makatutulong sa iyo ang susunod na mga hakbang upang mapanatili ang hakbang sa pagpili ng mabuting pagpapasya. Ikaapat ay ang tayahin ang damdamin sa napiling isasagawang pasya. Mahalaga ring isaalang-alang ang ating damdamin o kalooban sa ating gagawing pagpili. Hindi lahat ng lohikal o makatwirang pamimilian ay makabubuti sa atin. Mahalaga ring isaalang-alang ang ating magiging kasiyahan, bunga ng ating ginawang pagpili. Ikalima, pag-aralang muli ang pasya. Kung nananatili sa iyo ang agam-agam dahil mayroon ka ring pakiramdam na maaari kang magsisi sa iyong mga pasya, kailangan mong pag-aralan muli ang iyong pasya na may kalakip na panalangin at mas ibayong pagsusuri. Maging bukas sa posibilidad na pagbabago o magbago ang pasya pagkatapos ng prosesong pinagdaanan mo. Mahalagang tandaan na sa bawat isasagawang pagpili, laging isaalang-alang ang mas mataas na kabutihan o higher good. Tao lamang ang biniyayaan ng isip at kilos loob, kung kaya mayroon siyang kakayahan na kilalanin at gawin ang tama at nararapat. Ito ay dahil may isip at kilos loob ang tao na makaalam at maglayong gawin ang mas mataas na kabutihan para sa kanyang kapwa at upang ipakita ang pagmamahal sa Diyos. So, batid ko na ang inyong naunawaan kung paano isinasagawa ang mabuting pagpapasya at pagsasagawa ng mga hakbang na makatutulong sa proseso ng mabuting pagpapasya. Sa palagay ko ay malaki na ang inyong pagkatuto sa ating aralin. Ating subukin ang inyong natutuhan
mula sa araling ito. Basahin at unawain ang bawat pangungusap at tukuyin kung ang pahayag ay nagpapakita ng mabuting pagpapasya o hindi mabuting pagpapasya. Isulat ang letrang T o capital letter T para sa tama at mabuting pagpapasya at letter M or capital letter M para sa maling pagpapasya. I-type ang inyong mga sagot sa ating comment section. Bibigyan ko lamang kayo ng 5 segundo upang ipahayag ang inyong kasagutan. Okay, so para sa unang bilang. Number 1. Pangarap ni Maria na maging isang guro. Subalit ang kursong kinuha ng kanyang mga kaibigan ay inhinyero, kaya ito na rin ang kanyang pinili. Timer starts now. 5, 4, 3, 2, 1. Ang tamang sagot ay letter M. Ibig sabihin, ito ay maling pagpapasya. Dahil ang pagpapasya, hindi maganda ang pagpapasya dahil hindi naman niya kagustuhan ang kanyang piniling kurso. Ito ay impluwensya lamang ng kanyang mga kaibigan. Okay, next number. Number 2. Niyaya si Marga ng kanyang mga kaklase na manood ng sine. Kung kaya't dali-dali siyang nag-text sa kanyang ina upang magpaalam bago sumama. Okay, your timer starts now. 5, 4, 3, 2, 1. Ang tamang sagot ay letter T. Ito ay tamang pagpapasya dahil nagpaalam muna si Marga bago ito lubusang sumama sa imbitasyon ng kanyang kamag-aral. Okay, next, number 3. Mahirap para kay Tony ang proyekto nila sa paaralan. Naisip niya na ipagawa na lamang ito sa kanyang kuya. Okay, timer starts now. 5, 4, 3, 2, and 1. Ang tamang sagot ay M. Mali ang pagpapasya. Dahil kung hindi mo ito kaya, hindi mo dapat lubusang ipagawa ito sa iyong kuya. Hihingi lamang tayo ng gabay at tulong para maisagawa natin ang mga bagay na tayo ay nahihirapan. Okay? Next, number 4. Nakita mo ang pitaka na nahulog sa isang babae. Pinulot mo ito at isinanguli mo agad sa kanya. Okay, timer starts now. 5, 4, 3, 2, and 1. Ang tamang sagot ay letter T. Ito ay tamang pagpapasya. Dahil ang pagsasauli ng gamit na di sa'yo, at alam mo naman kung sino ang may-ari ay isang magandang ugali o isang mabuting pagpapasya na gagawin ng isang tao. And number 5, bumagsak ka sa isang asignatura sa iyong klase bago pa man ang bigayan ng iyong card at ay pinagtapat mo ito sa iyong mga magulang. Again, bumagsak ka sa isang asignatura sa iyong klase, bago pa man ang bigayan ng iyong card, ay ipinagtapat mo na ito sa iyong mga magulang. Okay, 5, 4, 3, 2, 1. Ang tamang sagot ay letter T. Ito ay tamang pagpapasya dahil nangyari na ang hindi inaasang magandang pangyayari. Ngunit ipinagtapat mo ito bago pa malaman ng iyong magulang sa ibang tao. Napakagaling naman ang mga mag-aaral ng 7 baitang. Halos lahat sa inyo ay nakakuha ng tamang sagot. Salamat sa inyong mga tamang kasagutan. Para masigit pa ninyong mapalawak ang inyong kaalaman ukol sa mabuting pagpapasya, naganda ako ng isang takdang aralin na gagawin ninyo sa inyong pagninilay na gawain. Sumulat kayo ng isang talata. Yan.
Sumulat kayo ng isang pagninilay na talata tungkol sa mga dapat isaalang-alang sa bawat gagawing pagpili o desisyon. Bakit kailangan magkalap ng kaalaman bago magsagawa ng isang pagpapasya? At bakit mahalagang pagnilayan ang isa sa gawang kilos? Inaasahan ko ang inyong matapat na pagsasagot sa ating takdang aralin. Muli, maraming salamat sa inyong pakikinig at pakikiisa sa umagang ito. Lagi ninyong tatandaan, habang lumilipas ang panahon, ay lumalaki ang hamon ng lipunan sa bawat individual na mapanindigan ang tama at mali. Kaya't kailangang sapat ang iyong kaalaman at kakayahan tungkol sa pagsasagawa ng moral na pagpapasya. Maraming salamat, magandang asal, mabuting tao, magandang buhay sa inyong lahat. Hanggang sa muli, ako si Sir Marvin A. Balete, ang inyong naging teacher, broadcaster sa edukasyon sa pagpapakatao pito, is now signing off. Paalam! Pagtataksil, panlilinlang, paghihiganti, pagdurusa, pag-ibig, pagbabalik ng Ginoong inakalay patay na. Ginoong Ibarra, walang lihim na hindi nabubunyag. Kaya naman, ang feedback mo, suggestions nyo ay mahalaga sa amin to improve our programs on air and online. Para alam ni teacher yung strengths as well as the things in your mind na mas makatutulong sa mas effective na pagkatuto sa Teleradyo. Please take time to send your feedbacks via Teleradyo Mu, which you can access by scanning the QR code on the right or typing the URL provided here. bit.ly/3orvay9. One more, this time you follow. bit.ly/3orvay9. Kaya send your hashtag TBH o hashtag RT dito sa Teleradyo Mu, kung saan ang feedback mo, suggestions nyo, ay mahalaga sa Teleradyo. Makinig, manood na sa Teleradyo. Makinig, manood na sa Teleradyo. Teleradyo. Teleradyo Marcelo. Sa gitna ng mapanubok na panahon, magkahatid at kakibat ay diskusyon. Sama-sama tayo kahit magkalayo sa programang ito. Tiyak ang pagkatuto. Teleradyo, Teleradyo Marcelo. Teleradyo, Teleradyo Marcelo. Teleradyo, Teleradyo Marcelo. Teleradyo.